Ang bahay ng katutubo dito sa General Nacar, ito po ang aking unang pagpunta dito sa Real Quezon na nakilala ko si Nanay Wilmy. Ganito po ang aking nadatnan sa kanilang bahay tulugan. Si Nanay Wilmy ay meron pong 8 anak at may mga apo na rin siya. At dito po sila sa maliit na kubo nagsisisiksikan kasama ang kanyang mga apo. Ano po ang ulam nila? Asin. Asin? Aba, yun naman totoo. Walang iba. Ano mga baby, kawawa naman, walang mga ulam. Mayroon akong ulam doon. Ayan po, ayan, magkakaroon na kayo ng ulam. Ito, buksan ito. Ayan, ayan, masarap yan. 5-5 fried sardines. Yung tausi. Nakakalungkot man isipin na makikita mo silang kumakain na walang ulam. Kaya buti na lang ay meron akong dalang ulam at ipinaulam ko sa kanila. Yun. May ulam ka na. Kaya mga kalingap, ito ngayon ang ating magbabalik at kumustahin natin sila kung ano na ang kalagayan nila ngayon. Hello po! Nanay, kumusta kayo nanay? Ha? Madaming mga sakop ha? Matagal-tagal din ako hindi nakabalik dito nanay, no? Pero nag-improve yung bahay mo. Dahon ng niyog lang, bubong. Plastic pa din. Plastic. Pero at least tumaas, di ba? Hindi kagaya nung mga karaan na kayuko ka. Maganda naman yung tumaas. Kaysa naman na sa yuko ka lang. Tuwa-tuwa ako, medyo na... Ay, magkano ang ginastos mo rito sa bahay? Ay, hindi ko po wala kung magkano siya eh. Pinanimutan na lang, ewan nga. Pako-pako. Oh, di ba? At least nakakapasok na ako. Sino naman to? Ay, yung aking anak na babae nasa kay Lilo. Ah, anak mo pala tong babae. Ang ganda pala ng anak mong babae, ah. Marami pala ng tatay na nakapadyo ng Lilo. Ha? Ganon? Ilan na po ang anak? Dalawa. Yung aking apong tag-aaral na ng internet. Ah, yung may ano? Yung maliit ang mata. Oo, oh, yan yung anak niya ito yun. Yung isang mababang munti. Ayak niya, anak niya yun. Oo, oh, anak niya. Ilang taon na ba po yung anak mo? Ilang taon ka na daw? Ilang taon ka na po ate? Ano po, 23 po. 23? Oh, bata pa. Na ikaw na, ilang taon ka na? 50 na akong mahigit. Ilang taon? Ano nga pangalan mo ulit? Kalimutan ko. Ha? Wilney. Si Wilney. Ayan, si Nanay Wilney. Ngayon ay umasinso na po sila. Ay, umasinso ang dahon to. Ito ang umasinso ang dahon. Ang bubungay dahon ng niwet plastic pa din. Hindi, umasinso na. Kahit pa paano naman, i-compare mo nung dating binisita ko kayo. Naman. Ay talagang... na nakadapa talaga yung bubong. Plastic pa din naman. Ano naman ang ulam nyo ngayon? Ay, ang pong sinantol na galing din sa tiyahin. Sinantol? Aba! Yun pala yung sinasabi lang sinantol. Ito na yun. Oh, wow! Ayun naman si kuya. Sino naman si kuya? Ay, ako yan po. Apo mo na yan. Ay di at least pa paano, maluwag-luwag din kaysa nung nakaraan. Ay, oo naman. Kumusta naman ang buhay natin dito? Wala pa rin pong pagbabago. Wala pa rin pagbabago? Dati pa rin. Wala, hindi nakakakunyan. Para at least kahit pa paano, masaya, di ba? Oo naman, walang sakit. Yan.
Si Nanay po Wilmy. Yan po si Nanay Wilmy, masipag. Ayong aking isa lang. Asan na si Tatay? Ay, nandiyan na nagtoko, nagpapaaraw. Ah, nagpapaaraw? Bakit? Ah, ano nagpapaaraw? Nabilad sa araw? Hindi po. Oh. Nagtatrabaho. Ah, nagtatrabaho, arawan. Kala ko, nabibilad sa araw. Ay, hindi ba? Parang matay niya ng ilang. Kasi, iba kasi sa amin eh. Pag doon sa Maynila, pag tinatanong, asan ni Papa mo? Ano, nagpapaaraw. Nagpapaaraw. Hindi sabihin, nagbibilad sa araw. Yun pala, nagtatrabaho. Nagpapaarawan. Pag hindi naman magtrabaho, walang kakain. Ay, buti na lang eh. Mayroon. Matindahan. Pag wala kang alam na matatrabaho, di ka din makautang. Yun, isa rin yan. Tulad, wala nga walang ma-income. Walang income. At gawa ng may napasok, walang mag-aabla dito sa amin. Yung namang nag-anak, hindi rin mag-igawa. Yun. Yung asawa, wala pa na din sa dahil ng trabaho. Wala bang ipinadadala. Nako. Pero buti na lang, marami naman kayo tutulungan. Hindi ito yung kanyahan ang trabaho. Yung mga anak kong iba pa ah. Yung isa kong binata, ito na lang trabaho, ito na bingi. Nako. Hindi makapagtrabaho, ito bingi. Ay, bakit? Hindi nakakadinig, awan, di yan. Baka nasira doon sa lalim ng dagat. Ay, awan po, hindi namin alam yun. Sumubra sa sisig. Nasakit daw yung tayinga. Ay, yung gawa, mamiwas. Pag tinatapon mamiwas yan, patulog-tulog. Ayun lang. Ito sa magtrabaho, papilit na ganay nga, ay wala na. Nako. Hindi na makikinig. Nako. Sacrifice. May bigas naman kayo dyan. Eh, baka po wala na. Ha? Baka wala na? Isang saing lang. May bigas tayo dito. Ayan po ng aking may bahay. Ang aking husband. Ito, siya po. Alam ko sinong dalaga kanina ba? Ha? Alay ko yung tampali ng pingi kanina. Makakita ko yung palay siya na. Okay. Sabi ganon, ayan po. Ayan po, tanggapin mo po. Mayroon tayong konting grocery at saka 5 kilong bigas. Ayan po. Igurado ay makakatawid yan sa ating pangaraw-araw. Papasalamat ako sa inyo at may biyayang nadating sa amin. Mas pa paano. Ayan ano man. Dahil din po yan sa ating mga kaibigan na OFW na tumutulong din sa akin at ako naman ang magdadala sa inyo. Kung wala sila, wala rin ako. Salamat naman po ng marami. Kaya maraming salamat po sa ating mga kababayeng OFW at mga kaibigan, lalo na si Ma'am Solvinis at Ate Anits. Yan po ang ating handog, 5 kilong bigas at grocery. Ano masasabi mo po sa kanila? Maraming salamat po sa kanila. Yan. Ano po mensahe mo sa kanila na nasa ibang bansa? Sana po sila'y patnubayan ng Panginoon. Na parang makatulong pa doon sa iba pang nangailangan. Yun. Okay po, salamat po Nanay Wilmy. Salamat. At hindi na po ako magtatagal at ako'y mamimisita pa sa kabilang bahay. Okay, bye-bye. Ayun o, nag-improve na talaga o, tumaas na talaga eh. Oh, ibig sabihin yan, yumayaman ka na. Abang-abang na lang pag tagbagyo. Wala eh, hindi mo na maiwasan talaga yung bagyo, dadaanan talaga dito eh. Oh. Kailangan, bago pa lang magbagyo, simentado na to. Pantukod. Okay po.